guys, welcome back to my channel guys. So your son, Merry Christmas and have a prosperous New Year 2021. Surigao San right here, and shout out to all of my subscribers and viewers right here in the Philippines, in Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat? Lalo na dyan sa ating mga overseas workers around the world, in the Western and Southern Hemisphere, in the Middle East, in Saudi, Riyadh, in Doha, Qatar, Korea, also in Taiwan, Canada, California, in Malaysia and Indonesia. Wishing you guys the best of the Yuletide season. Okay, at aking hiling lamang sa inyo, I'll ask a little favor for you guys so that we can continue with our raffle draws, is please do not skip every ads that will appear in our screen when you are watching my videos. Gaya nito, pag may biglang lilitaw na ganyan ng mga ads at may nakalagay na skip, do not click that skip ads para meron tayong revenue dyan. Pagtatapusin nyo sa panunood ang bawat ads na yan, ay merong sintabos na papasok sa aking video, sa aking. And don't forget guys, to those who just visited my channel, please support also my other new channel. It's called the Mount Suarez channel. It caters other form of genres like science and technology. And don't forget guys, on February 13 and 14, we will have a second raffle draw. Our prize will be a metal detector for you to have a good find on this coming New Year 2021. At ang ating i-decode ngayon guys ay itong napaka-misteryosong arrow sign with a letter T in two-ways decoding. So hang on. Alright guys, ito yung pinadalang sketch ng ating katiats somewhere else in the Philippines. At meron siyang dalawang grupong symbols na natagpuan inside the cave. At ito yung number one sign na of course nag-denote ng one deposit of treasure. At meron ding number two sign dito. Ito yung number 2 sign, still denoting na mayroong pangalawang nakabaon na deposit inside the cave. So kung nakita natin ay dalawang chamber ng cave ang nandyan, kung saan nakalagay itong mga signs. So meaning to say, talagang dalawang separated treasure ang meron dyan, at mayroong pang dalawang T and arrow sign na nakalagay. Kaya ang i-decode natin dito ay ang T and arrow sign. Ito ay babase natin sa libro at sa sariling experience ko nang makatagpo ako ng little giveaways na may arrow sign at may letter na nakalagay sa dulo. Okay, so ating tungayan ang iba pang picture. Dito muna tayo guys. Lesson 101 from the book of the Great Treasure Hunter. Okay, ang letter L, karamihan na letter L sign na ginagamit sa Japanese treasure. Yan ay nabilong sa Navy, Japanese Navy Imperial Army na nabilong sa Navy. Gumagamit sila ng parang mga L sign na ganyan. So ang L is, that means yan ay 7 meters or equivalent to 7 yards or 7 meters or 7 na hakbang. Ganyan yung L na meaning nila. At yung baligtad na L naman ay, that is 8. 8 na hakbang, 8 na yards or 8 na meters. Okay, so atin nating na ng ating sketch. Ito yung ating, ito yung nakalagay sa kanyang sketch, front view ng signs na kung saan nakita nila doon sa loob ng kuweba. At ito ang pangalawang T na merong arrow sign. Ayon sa kwento ay dalawang T sign, meaning to say, at magkaiba yun at chamber sa cave, meaning merong dalawang deposit. At saan ba hahanapin ang treasure guys?
ang Japanese kasi ay gumagawa sila ng panglinlang na mga araw na akala mo ay papunta doon. Kaya pag decode natin ay bigyan natin yan ng distance na 7 or 10 hanggang to hanggang yan 15 meters ang ganyang mga araw. Yung nakita ko sa isla ay iba namang araw yun, pero ipapakita natin mamaya yung tunay na natagpuan ko sa isla noong 20 years old pa ako, guys. Ito ay parang itinuro kasi ito ng mga taga-isla doon na meron daw araw. Tingnan na lang natin yung picture. Ito yun. Isinama ko sila. Nagrenta kami ng pump boat at pumunta kami doon. Ito yun, guys. At ang sa aking experience, 20 feet lang ang distance kung merong arrow. Nandito sa gilid yung arrow, guys. Nakita nyo? Kaya ang pag-record natin ay nababase yan sa mga tunay na experience. Ito yung arrow at may letter B siya sa dulo. Ngayon, sa hakbang ko yan ay mga 7 lang or 6 na hakbang papunta dito. Nandito yung napakababaw lang. Wala pang isang dangkal, mga 4 inches lang galing sa yung parang buhangin. Ay nandoon na yung concrete na hindi matigas. Binuhusan lang ng concrete yung ammunition box. At malambot lang yung, madali lang basagin yung concrete. Sa palagay ko, ang nagbaon nito ay Amerikano. Kasi walang mga kanji sign na nakalagay. Arrow lang at letter B. Kaya ito ay hambing din natin ito dito sa pinadecode ng ating katiets. Itong arrow with a letter T, tingnan natin. Ito. Okay, so alright, so balikan natin to, guys. So sa aking experience ay ang arrow na may letter sa dulo ay papunta talaga siya doon sa direksyon ng arrow, which is 20 feet. Kung hakbangin natin ang 20 feet, kung hakbang tayo papunta doon sa direksyon ng arrow, that is more or less 6 to 7 meters lang na hakbang, kasi ganyan ang hakbang ko noon. Doon sa dulo ay nakatambad na yung simento na binuhusan na mayroong mga seashells na halo na simento. Kaya pag sa tabing dagat ng mga treasure, ang simento doon ay may halo talaga yan na seashells. Sinadya nila yan para palatandaan niya na ang simento na yan ay ginawa nila na mayroong halong seashells. At sa loob noon, yun na ang treasure box. Kaya ganun ang nangyari, guys. Ito ang unang decoding natin, ha. So galing nito sa T and arrow sign ay hakbang tayo papunta doon ng 6 or 7, 6 to 7 meters. Tagal na noon, guys. Mga 30 years ago na yun. Halos makalimutan ko na kung ilang hakbang, pero palagi kong sinasaisip yan para kung makakita ako ng ganyang sign ay meron akong paraan kung paano kukunin yan. Pero yan ang isang method sa pagkuha niyan based on my experience. Ngayon, punta tayo sa ibang method na based on the book of the great treasure hunter na isang Amerikano na pumunta dito sa Pilipinas. Year 2004 siya umalis at namalagi siya before year 2004. Mga 5 years sa Pilipinas, mga 1998 yata siya dito. Kaya na-record niya lahat ang mga symbols at signs at gumawa siya ng isang libro. Na of course, yung aking ama ay nagkaroon ng ganong libro. Okay, so ano ba tong mga sign dito, guys? Ito ay indication ng treasure, lalo na itong box. So yan ay, ito ay treasure box. Yan ay box full of treasure. Sabihin natin, wala kasing gold bars pag yung ammunition box lang, hindi gold bars ang nakalagay doon. Mga jewelries, gold pa rin pero hindi gold bars. Halong-halong jewelries.
at iba pang mga mahalagang gemstones. Okay, so meron pa rin dito. Ito ay distance ito. Nag-indicate siya ng distance na more or less that is 7 or 8 meters ang distance ng item. 7 to 8 meters. Ito ang distance ng item. At ito naman, ito ay arrow na nagsasabi na mayroong kang titingnan na importante doon. Pero sometimes ang ganitong arrowhead ay sometimes yan ay indicator ng separated treasure na mayroong dalawang treasure na nakabaon in two separate ways or two separate chamber. Kasi sa pinadala dito na sketch ay mayroong dalawang chamber na may kanya-kanyang grupo ng sign. Kaya sa palagay ko, ito ay hindi lang arrowhead or hindi lang ito nagtuturo ng direction guys na papunta doon, check, papunta doon. By the way, ang ganyang arrowhead, ang distance niyan ay 5 meters. So check 5 meters sa unahan. Meron kang makita doon, it's either sign or kakaibang porma na bato. Pero in the other hand, meron na namang meaning ito na iba. It tells a separate treasure. Ganyan. So, meaning to say, merong separated treasure. It's either papunta dito. Ang isa papunta doon, nagsasanga sila. Or in opposite. Na opposite ways na papunta doon at papunta dito. Kasi ang Japanese mahilig talaga ng napaka misteryosong mga codes na ang hirap-hirap basahin. Wala naman kasing ano niyan. Talagang dictionary. Ang nakaalam niyan ay ang gumawa niyan. Okay, so punta na tayo paano hanapin guys ang pangalawang method sa paghanap. Yung kanina ay ito, 6 to 7. That's based on my experience. Ay punta tayo sa unahan, 6 to 7. At mag-test dig tayo doon ng kahit 1 meter lang or 2 meters ay mayroon ang makita. Kung gano'n na klase na formula ang ginamit nila. Pero ngayon, i-decode natin yan sa second method. Which is napakadali at napakadali lang hanapin na hindi natin akalain na nandyan lang pala. Okay? So palitan muna natin yung ating picture dyan kasi napaka roomy na. Okay. So ito na guys ang ating second method of finding the hidden treasure sa ganitong sign. At ano ba ang sikreto nito guys? Nung una ay hinukay nila ito sa baba nitong sign mismo. Nakaganyan. At meron silang nakitang mga plastic na nakabaon sa under 1 meter deep. Pero hindi marami. So meaning to say, meron talagang mga taong pumasok diyan at na malagi at meron silang naiwan na mga waste materials. Ngayon, dahil sa ang grupo ng sign na ito, which is treasure, ay meron siyang itinuro na ito. Ito na sign. So ang sign na ito ang nagbigay ng number one clue kung saan hanapin ang treasure. So ito na. So ilang distance ba yung nakalagay doon sa ating libro? L means 7 meters, 7 yards or 7 hakbang. So pag hakbang natin sa unahan, kung matagpuan natin itong araw na ito, means ang treasure ay nandito sa ika-7 hakbang. Nilagyan ko lang yan ng meters pero hakbang yan guys. So 7 hakbang galing sa araw na ito, kung eksakto talaga yan guys, diyan sa nakita nyo na sign, meaning to say, napakadali hanapin ang treasure. Kasi bakit ko nasabi? Kasi yung tinayan sa ibang treasure codes, ang T ay closed tunnel yan ang meaning. Pero sa Japanese way of writing it, yan ay symbol ng ano sa palagay nyo guys? Under. Yan ay simbolo ng under. Meaning treasure under this sign.
bakit under yan? Kasi yan ay ganyan talaga yan. Ang original niyan ay yan, ista ang tawag diyan, ista under, below sa Japanese. Kinuha lang nila yung nagka-quit na konting quit diyan at naging letter T na yan. Meaning to say, ang T dito guys ay ang meaning niyan ay under. Ito ay itong pag-record nito guys. Pinag-isipan ko talaga ito ng 2 weeks kung paano hanapin yan kasi hindi nila natagpuan nung unang record ko, hindi nila natagpuan, mga plastic lang yung nakita. So sabi ko by next time i-record ko yan na hindi na yan makakawala sa atin. A very elusive treasure. Ngayon ay makukuha nyo na yan guys. Promise ko sa dalawang decoding ko na ito, dalawang method, makukuha nyo yan. Kung wala pang nakakuha niyan, baka naman naunahan kayo sa panahon ni FM at nung dekada 90, marami kasing treasure hunter. Pero dito sa pinakita ko ngayon, eh, hindi na yan makakawala pa. Makukuha nyo yan, I promise you. Ayan lang ako nag-promise na makukuha na parang 100%. Kasi napakaganda ng mga signs dito. Ito talaga ay authentic at legit treasure sign. Ang problema lang, baka naunahan tayo guys ng iba. Okay, so ang L ay nag-denote ng 7 hakbang, 7 yards, 7 meters papunta dito. At sa ganyang distansya guys, kung eksaktong nandyan sa itaas niya ang sign na yan na arrow with a T, ang meaning ng arrow na yan, itong short arrow with a letter T, ang meaning niyan ay treasure under. Treasure under 1 meter lang guys. Treasure under 1 meter. That's according to the Korean book. Sa Korean code book, ipapakita ko sa inyo. Sandali lang ha. Ito yun guys. Kung nakita nyo yung tinuro ko dyan, yan yung short arrow na pointing downward. Instead na papunta siya doon, napaka ano to, parang very tricky siya na sign. Kasi ang sign niya ay papunta doon, yun pala ay going downward. Yan dito, pointing downward to the treasure. Pointing downward to the treasure. At ang lalim niyan ay napakababaw lang. That is 1 meter. Doon sa isang libro ko, ang arrow na yan ay 1 meter deep lamang. That is Korean code. Na 1 meter and then hindi siya papunta sa unahan, kundi papunta eksakto siya sa baba. Ako ay nag-research talaga nito guys para ma-decode na itong enigma na ito ng ganyang sign. Okay, so balik tayo dito. So dito na tayo guys. Nakita nyo na kanina, pinakita ko yung short arrow, which is ang treasure ay below. So itong arrow na ito guys, kinuwayan ko yan ng pula, meaning nyan ang treasure ay directly below dito. So dito tayo maghukay. At ayon sa Korean code book, ang treasure ay 1 meter lang distance at 1 meter deep. Napakababaw. 1 meter deep at 1 meter distance. So pababa kayo dito guys. Kung eksaktong 1 meter na floor na yan ng cave. Kung sa 1 meter ay ito na yung flooring ng cave. Meaning to say, eksakto talaga ang decoding na ito. Or kung hindi man 1 meter ang flooring ng cave. Meaning to say, continue pa rin kayo doon sa baba. Kung nasa ceiling niya na sign, kung nasa itaas, ay continue kayo sa baba, right under the sign, itong T arrow, ay dito talaga sa baba yan. At ang lalim niyan ay 1 meter lamang to 2 meters. Ipagpalagay na lang natin na 2 meters. Pero sa experience ko, wala ang isang dangkal, ay nandoon na yung simento na binuhos na manipis lang at hindi matigas. Okay, so
Ano ba bang tingnan natin dito, guys? Ano bang nagsuporta? Ano bang support ng sign na ito na treasure under? Ito ang nagsuporta sa kanya, guys. Yung letter T, kasi ang letter T, kung tingnan natin yan, ay yan, itong sa ibabaw, ito yung lupa. And then itong naka-point below, yan ang inyong hukay. Kaya naka-letter T yan. Sa ibang treasure book kasi, nakaalagay yan na closed tunnel. Of course, closed yan kasi hindi pa yan nahukay. Kaya closed. Pero kung hukayin na natin yan, ay hindi na close yan, di ba? Iba kasi yung pagkasulat noon ng mga treasure sign. Minamadali lang yun ng mga treasure hunter at alam naman natin ang mga treasure hunter noon na hindi ganong magaling sa grammar, kaya Baroque English lang yung ginagamit nila, kinocompile yung mga treasure sign, pero totoo yung kanilang mga nakikita. Doon lang sa pag-translate, medyo nahirapan sila pag-English, kaya shortcut lang yung ginawa ng mga English na hindi natin maintindihan kung saan. Pero dito sa aking paliwanag, ay klarong-klaro na ang letter T ay pointing downwards. At ayon sa Korean treasure book, ito namang short arrow ay pointing downward sign. So kuha na natin, guys, di ba? So dito na tayo, below sa arrow. At yung unang arrow na nakita nyo, doon sa isang chamber, ganun din ang gagawin nyo, guys. Hakbang yung unang gawin nyo muna, yung ginawa ko noon, nahakbang kayo ng 7 meters or 7 hakbang or 20 feet papunta sa unahan kung saan nakaturo ang arrow, at maghukay kayo doon ng 1 meter lang na test dig. Pinakamalalim 2 meters. Pero kung wala, ito ang gawin nyo, itong tinuro ko ngayon. I believe this is 80% effective na approach sa ganitong klase na treasure sign. Kasi yung nakita ko naman doon sa cave ay walang mga ganito na mga enigmatic sign. Diretso na yung arrow na may letter. Kaya ito lang ay may nadagdag. Kaya sa palagay ko, 2 separated treasure na tinuro nitong parang letter B. Ang hapon kasi ay imbes na papunta doon ng arrow ay pabaliktad sila papunta dito. So kung eksakto yan na itong sanga na letter B ay nakaturo ang mga dulo niyan sa mga chamber, na dalawang chamber na yan, ay meron talagang dalawang treasure deposit sa site na yan. Okay, guys, so kung tingnan natin yung chamber kanina, saan na ba yun? Ito yan, dalawang chamber ang ating nakikita. So dito, guys, itong chamber na ito, isa dito, merong isang treasure dyan. At yung una naman dito, yung ito, meron ding isa dyan, kasi diba sabi niyo ay merong T at arrow dyan sa first sign na yan. So meaning to say, directly under the treasure, 1 meter deep or 1 meter distance below, right below. Ganun din ang dito, guys, sa pangalawang treasure sign na ganun pa rin na may arrow, ay below pa rin ang approach. At kung wala, yung sinabi ko sa inyo na yung sinatagpuan ko na arrow with letter B, pareho sila arrow at letter B din yung sa dulo. At ako'y naghakbang lamang ng 6 to 7 meters. At nandun na ang mababaw lang na simento na parang hindi ganong square, basta binuhos lang doon. Binuhos lang siya sa box. At napakababaw lang. Sa tingin ko dyan sa cave, medyo malalim yan kundi kasi walang tubig. Madaling maghukay. So nasa 1 meter to 2 meters deep siguro ang item. Okay, guys, sana ay naintindihan nyo ang aking pinalabas ngayon at presentasyon. Yan ay pinag-isipan ko talaga yan, na parang ako na ang nag-treasure hunt dyan. Sana ay matagpuan nyo, guys, para naman mas maganda ang ating New Year, di ba?
Okay, so Merry Christmas and Happy New Year 2021 to all of you guys. Surigao-san, nagsasabi na don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.